Premature withdrawal. Mahirap yun, di ba? Pag premature may withdrawal. Premature withdrawal, di ba? Lalo na kung down yung market, lugi ka pa, di ba? Down, dapat, down yung market. Hello everyone! Hello. And welcome to our episode this week. So, sarap din blocking po. Magteatro ako eh. Ah, ganun ba? Oh, so, dapat walang maayos yung blocking. Okay. Okay. So, meron nagtanong sa atin kung pwede doon natin siya bigyan ng checklist before investing. Aba? May ganun pa? Yes, checklist before investing. Okay, sige. So, ano ba yung checklist natin? Parang ano lang ah, Santa Claus is coming to town. Iba naman yon. So, anyway. Oh, sige. So, ano yung mga kailangan nilang tandaan ako? Before mag-invest? Or number one, dapat ako ah, before investing, tinatanong ko muna kung may emergency fund na yung tao. Okay, sige. So, okay. Ang emergency fund is simply saving money and saving putting money. It in a place na madaling madaling ma-access at saka hindi masyadong exposed sa risk. Oo, kumbaga pag tinago mo diyan, kunwari kinabukasan or after a few days pag kinuha mo, yun pa rin yung value. Okay. So mga 3 to 6 months worth of your expenses, kaya budget din. Oo. So 3 times 6 months pag 2 income family, okay na yung 3 months. But 6 months is recommended for a 1 income family. Although kami 2 income kami, 6 months kami. Ako 1 year. Huh? Kasi paranoid ako. Hindi, plus the fact that hashtag pranin. Hindi, tsaka plus the fact that both my parents are financially dependent on me. And siyempre my parents mga senior citizens na. So minsan yung mga sometimes, medical expenses, no? Di ba? It tends to be high. So ako 1 month. So wala naman talaga strict number of months, but kumbaga it's a guide. The usual. Yeah, ang thought lang naman dun is, for example, kung 6 months yung emergency fund mo na expense, ibig sabihin, for the next 6 months, tuloy-tuloy yung panggastos mo. Uh-oh. Even if mawalan ka ng trabaho. Yes. At saka sinasabi ko nga dyan, isang magandang guide kung gaano katagal, gaano kalaki yung emergency fund mo is... Kahit gaano kalaki. Hindi, is pag nawala yung main source of income mo, gaano katagal mo siya pwedeng mapalitan. So if you're parang commercial lang, tatagal ka ba? Oo. If your main source of income is a job, pag nawalan ka ng trabaho, gaano ilang buwan ka bago makahanap ng bagong kumbaga, trabaho? Yung PC, no? Oo. Yung PC mo, gaano katagal? So kung ano naman, yung line of work mo is something na madaling i-replace, alam mo yun, pag just in case na mawalan ka ng trabaho, di yun nga, mga 3 to 6 months is okay, which is the typical. Pero paano kung medyo matanda ka na, no? Medyo highly skilled na yung yung profession mo na syempre yung mga peers mo sila na yung mga nasa ibang companies. Saka as you go up the ladder, medyo yung pyramid medyo kumokonti kayo, 'di ba, yung pool of talent. Oh, and then saka syempre the available jobs or available positions kumokonti at your position unless you're willing to take a salary cut, 'di ba? So the older you are, the higher your emergency fund should be. Tama. Kasi it is specialized. Harder it is for you to replace your main source of income. Apart from emergency fund, ano pa? Anong checklist mo? Ako, sige ikaw. Hindi, ako, syempre, if you're a breadwinner, you need life insurance. Okay. Income protection because, of course, again, we are assuming the reason why you want to invest is you want to grow your money, di ba? Yep. May pampondo ka. Oo. Ngayon, syempre, you are still building your wealth towards ma-achieve yung financial goal mo. Ngayon, what if may mangyari? Lalo na kapag pamilyado kang tao or may naka-asa sa'yo na parents like you, di ba? Yeah. So, at least, if something happens to you, merong insurance na sasagot yung re-replace yung income mo para ma-reach pa rin yung financial goal mo. Yung insurance, para siyang, di ba, yung una is emergency fund, di ba? Uh-huh. So, yung insurance, para, naisip ko lang ngayon na, para pala siyang emergency fund nung maiiwan mo. Oo. Di ba? Ah, yan. Matatags ka nga lang. Ayun lang. Hindi, kasi ganito yan. So,
a lot of parents, for example, they would like to invest para sa makapag-ipon ng education, pambayad sa education or education fund ng anak nila, college education, di ba? So na meron tayong book. Yes. Na hindi pa, pag di pa bumire, go to fully book. Okay. NCR. So, yun, no? You want to invest because you want to be able to reach yung financial goal mo na makapag-provide ng education for your child, di ba? Which is far into the future. Oh. Pero paano kung may mangyari sa'yo? Di ba? Ma-disable ka, may accident. Wala rin. So, paano mo ma-i-insure na ma-reach mo pa rin yung financial goal na yun? So, having life insurance will be the one who will protect your income. Yung sabi diba, income protection ng insurance. So, that's the second checklist, I would say. Ako, pangatlong checklist, yung goal. Goal. Okay, goal. Goal kung para saan ka mag-i-invest. Okay? If goal, we're not saying na pang any goal na wala lang, okay? Hindi pwedeng long term, short term, medium term. Hindi, dapat hindi pwede yung goal na gusto ko lang magkaroon ng maraming pera. Hindi goal yun. Okay, hindi goal. It's not a goal. X. Kumbaga, what specific, kunwari, what specific purchase that you would want? For example, nag-i-invest ako para mabili ko to. Uh-oh. Or nag-i-invest ako para makaipon ng kapital sa business. Uh-oh. Or nag-i-invest ako para makapag-bakasyon dito. Uh-oh. So, dapat specific siya na para saan mo ipambibili yung investment na yun. So, yun. Hindi pwedeng basta gusto ko lang lumaki yung pera. Kailangan iset mo kung saan mo gagamitin yung pera. Pambili ng ano. At saka, saka kailan. At saka kailan. So, nag-i-invest ako pambili ng kotse. Oh, kotse. 5 years from now. Okay. Kung 5 years from now, pwede yan. Mga conservative na lang. Oh, so, important yung goal na specific at saka yung time because that will actually dictate yun. Kung saan mo ilalagay. Specifically mag-i-invest. Kung saan mo siya ihulog. Kasi pag short term, mga conservative na lang yan. 5 years or less. Kapag medium term, 5 to 10, pwedeng balance fund. Pag 10 years or more, stock market or real estate, pwede rin. So, isa pa sa mga naisip ko, important, actually, health insurance, no? Part of your checklist, no? Kasi, syempre... Health insurance na ba yung pagiging healthy? Kasama yon, di ba? Well, actually, hindi siya checklist, no? Parang requirement siya. Everyone should try to live a healthy lifestyle para bawas or minimize yung mga gastos sa pagdating sa health. But of course, again, hindi natin... kontrolado anong mangyayari sa atin, kung anong sakit yung makukuha natin, di ba? Nung one time, yung anak ko na dengue. Oo. Kano din yun. Tapos nung one time, nakalmutok ko ng pusa. Talaga? Anti-rabies shot. Ganit sa yung pusa? Ako, cat person pa naman ako. Ganit ang pusikat sa akin. Buti na lang, may HMO ako. Yun nga, di ba? 72,000 din yun, no? Yes. Sa Asian Hospital. Katulad ko, nakalmut ka rin ng pusa. Hindi. Natapilok naman ako. Sabi ko, alam mo yun, it's a simple sprain. Kung wala kang health insurance, actually, I know some people na nagsiself-medicate. Oh, mahirap yun. Mahirap yun. So ako, may health insurance naman. Punta na lang sa hospital. And of course, the hospital bill was... around 6,000, 7,000 na hindi ko binayaran because I have health insurance. No? So, pang-minimize yun. No? Kasi ang ayaw natin mangyari is nag-invest ka ng pera sa isang instrument tapos bigla mong kailangan mo ng pera. Ilalabas mo rin. Ilalabas mo. Tapos, pag down pa yung market, lugi pa yun. Wala na. Naipit ka na. So, itong checklist natin, this will ensure na you will not prematurely withdraw. Prematurely what? Withdraw your investments. Premature withdrawal. Mahirap yun, di ba? Pag premature may withdrawal. Premature withdrawal, di ba? Okay. Lalo na kung down yung market, lugi ka pa, di ba? Down yung market. Kaya dapat parating up. Magiging R18 yung channel natin. So, yun. So far, ano ba yung madi-discuss natin? Emergency fund, life insurance, health insurance, tapos financial goal specific with ako, time horizon. Ako, meron pa akong idadagdag. Okay. Dapat may shortlist ka na rin kung saan ka mag-i-invest. Okay, so yun. Dapat may research ka na. Kasi kapag wala kang research, you'd be prone to scams and yung mga sabi-sabi. Tsaka, syempre, kung sino yung una lumapit sa'yo, ang tendency mo sa kanya ka na mag-i-invest without...
research na meron palang mas maganda na investment opportunity. Oo, no? Kasi parang grocery yan, eh, di ba? Pagpunta mo ng grocery, hindi yung una mo nakita. Oo. Yun. So magre-research ka pa, di ba? Parang grocery lang yan. So, well, maganda dyan, we have videos. So just click on our playlist. May mga fund reviews kami. So where to invest and yung mga fund performance din namin. Lalo yes. Pag naghanap ng mga mutual fund or UITF. Yun, that's a start for you. Okay. So, siguro final question ko na gusto kong tanong sa'yo. Dami naman tanong. Ano bang mas importante? Emergency fund o life insurance? Okay. Kasi yung iba, inuuna life insurance. Sabi ko, tama, tatanong ko sa'yo. Emergency fund muna. Kala ko, iba na episode yan. Ay, hindi. Sige. Okay. Nandito na rin naman tayo sa checklist eh. Sige. So, let me do my ano. Hindi. Akin na, personal opinion. Emergency fund and life insurance. Kapag life insurance kasi namatay ka, okay? Uh-oh. Now, gaano, I go with probabilities. Okay. So, or gaano kadalas? Uh-oh. For example, ilang beses ka mamamatay sa buhay mo? Isa lang. Diba? Uh-oh. And if you couple that with the life expectancy, like ngayon, di ba mga 69, 70s ang life expectancy. Uh-oh. So, in terms of probability-wise and life expectancy, kumbaga statistically whatever, mga mamamatay ka pa mga 60s or 70s. So what are the chances of you dying? Oo, so mababa yung chance mamamatay. Okay. So versus, if pamatay ka, later pa yon. Okay. Versus yung mga ano ba yung mga emergencies like nasiraan ka ng kotse, mm-hmm, yung gulong mo, like, ako nakailang beses na akong nakadaan ng pako. Oo. Sa gulong, so nabutas, nasira yung nagkasakit aircon, bigla sa pamilya. Nagkasakit yung pamilya, etc. So between that, mas marami yung pagkakataon na kailangan mo ng emergency fund. Oo. Na kapag inuna ko insurance, wala kang emergency fund, ano yung pang alang nang magbigti ako para pang-ayos ng kotse? Insurance fraud pa yon. So ako is going by the math, going by the probability, I think that dapat may emergency fund muna. Oo. Bago na insurance, but may product sa market na meron din kaming video noon na pwede mong paglaga ka ng emergency fund mo tapos may libre ka pang insurance. Ah, yes. Tama. Yung mga ATM, yung mga ATM na may insurance. Oo. So, you are able to save money for your emergency fund, yes, with the benefit na meron kang insurance. Life insurance na on libre. The side. Oo. Times 3, usually times 3 ano, ng diba, deposit mo. May mga ibang mga businesses na if you're a regular customer, meron kang ganyan, meron kang mga accident insurance. Ah, yeah. Saka yung mga points sa card. Oo, na pwedeng ma-convert into. Ma-convert, so, yeah, you don't really have to spend on life insurance. Yes. There are a lot of ways to get free coverage. Oh. Eh, ikaw, ano sagot mo doon? Emergency fund din. Okay. Oo. Kasi syempre, ayoko din na, magulo yung budget ko because of an emergency na wala akong paghuhugutan kasi yung pera, pinabayad ko sa life insurance. So, mas maraming beses nangyayari emergency. Oo. Okay. So, ayun. So, I hope may natutunan kayo. Yes. This episode. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends and give it a like. And of course, don't forget to subscribe. Yes. Alright. So, that's it. That's it. Bye-bye.